Hello, it's me again. So this is part of the activity 2 in the external evaluation. No? So yung una is external evaluation using the max tip. And then after that, this is another activity, part of the external, is the competitive profile matrix. So ano nga ba ang competitive profile matrix? No, this is a graphic representation of the most important business in a given industry. So here, you will see the detailed overview, the competitive landscape. So titignan nito yung kanyang success factor ng isang industry. So iba-iba ang mga success factor indicator ng bawat industry. So usually naman, pag sinabi natin success factor, these are the factors that have relevance to the success or failure of a business within an industry. So the success factor that the business chooses to judge itself on will, of course, be dependent on their specific industry. So ito naman, depende sa industry. So nag-google to, no? Itong key success factors or KSF or what you call the competitive profile matrix. So, pwede nyong critical success factors, no? Critical success factor of a private school, something like that. Critical success factor of a service industry. Kung yan man ay hindi particular sa resto. Meron ding mga success factors na kung malapit sa your particular with the restaurant, something like that, no? Sa car industry, so may mga ganun. So iba-iba yan. So may mga gauge yan. Yung iba, 4, 5, yung mga sinasabi doon na success factor. So in layman's term, ano nga ba, pag ikaw ay nag-try yun ng ganitong business, ano ba yung success factor nito? Ano ba yung, para masabi mo na magiging successful ang isang business, ano-ano yung kanyang mga indicators? Ganun lang siya, no? So nag-google yan. Depende doon sa industry na nabilong yung business ninyo. So, but in general, most CPMs ay ito yung hinahanap, no? Product range and quality, customer service, about brand equity and reputation, market and innovation, management and HR competency, no? So, may score din siya. Katulad din nung pag-score ninyo doon sa internal evaluation ninyo. So you have 1 as the major weakness. Pag 1 ang in-score mo, talagang ano yan, no? Mababa yan, no? Sad-sad, kumbaga. 2, minor lang yung kanyang weakness. Kung nag-score kasi kayo ng 1, pinaka ano siya eh, pinaka mababa to, no? As in, kapututan siya kung mag-score kayo ng 1. Sabihin kung ito yung magiging score niya. 2, it's minor weakness. Then, sa 3 and 4, ito yung minor strength niya. No? Minor, 4 ang major strength niya. Or, pag nag-score kayo ng 4, siya yung market leader. So, ibig sabihin, siya yung talagang pinakamalakas na competitor among the 3. So, kung 2 man or 2 or 3 man ang inyong ikukumpara. So, here, this is one of the few examples naman makikita niyo sa web, no? The critical success factor, siguro ito ay more of the service industry, no? The marketing, brand reputation, location, product quality, customer service, mostly pwede rin ito sa car industry, no? Kasi meron siyang brand reputation. Pero pag magaling kasi sa mga car industry, iba din yung ano niya about durability, may mga innovation, may mga ganun yan eh, no? So depende yan. So ito naman, pag kumuha lang kayo ng, kung hindi man exactly, meron doon sa industry or doon sa company ninyo na tinutukoy doon ay kumuha kayo ng malapit-lapit, no? Doon sa industry na yun na pwede ninyong gawin competitive profile matrix, no? So merong, ito, wala pa tong weight na to eh, kasi manggagaling to doon sa comparison niya, no? So ang nakalagay lang una dyan is the company, your company, no? Kung ano man yung company, yung pangalan ng company nyo, and then competitor 1, competitor 2,
So kung ito ay car, let's say kayo si Nissan, sa Toyota ito, kung ano to yung isa na ano no, Isuzu siguro, ganun. So magkaibang competitors yung dalawa na kalaban nito or kalinya nito, no? So you cannot ang comparison na dapat apple to apple. So same yung kanilang market size, no? At least ang kanilang ano ay magkakasinlaki yung industry nila, no? Okay, so another one is comparison ng mga colleges. So para maging successful daw ang isang college, ito naman daw ang dapat na critical success factor niya. Yung faculty, yung strength ng faculty, yung infrastructure, yung placement niya, mga job placements, no? ROI, malaki bang kita, college brand, yung branding ng isang school. Pag sinabi mong LaSalle, Ateneo, ano ba yung nagiging ano sa branding noon, no? Campus life, okay ba? Location, strategic ba? Student diversity, no? Tingnan doon kung nakikater ba niya lahat ng students of all religions, of all races, ganun yung ano dito sa student diversity, no? Pwedeng local and international students, ganun, no? So, yan, i-rate lang din yan. So, go back tayo dito sa ano no sa isang ano natin how we will have to rate so doon sa pinaka activity niya gagamitin ko yung aking ano ha yung slide ko na doon sa aking paper so okay last time we have here the ano no diba yung EFE natin yan. Yung internal naman, the next chapter, ganun din yun eh. Doon sa SWOT ninyo, di ba? Ito naman yung sa internal. Ganun din ang gagawin ninyo, no? Anuhin din siya. Igaganito rin siya. And then pagkatapos nun is gagawa din tayo ng ano. So dito naman, we will do the CPM. So ganun lang siya, no? So dito sa ano naman, paired comparison, ganun din. So ang akin kasi is private school, the success factor na nakita ko, linyo lang yung medyo maunti. Kasi meron minsan marami yan eh. May lima, may pito. Sa akin kasi is pinili ko yung ito na success factor ng private school or school siguro, no? So para daw maging successful ng isang private school, it has an improved academic performance, increased use of quality data to drive instruction, increased leadership effectiveness, increased learning time. Ito yung mga success factors niya. So parang ganun din, no, yung paggawa natin doon sa EFE, IFE matrix. So titignan, no, C1 versus C2, C1 versus C3, C1 versus C4, C1 versus C5. Ganun ulit, no? 2 versus 3, 2 versus 4, 2 versus 5, hanggang sa maubos siya. So dito naman, ganyan. Ganun din yan, no? Ilalagay ninyo yung lahat ng success factor na pito in the horizontal and then vertical, ganun din. So C1 versus C2, C1 yung pinil ko, C1 versus C3, C1 versus C, C1 versus C5, C1 versus basta yun ang inano ko din, C2 versus C3, C2 versus C4, ganun hanggang sa maubos siya. Ganun ulit, no? Ganyan. So sa frequency is count if lang din ang gagamitin na formula, no? Para hindi na kayo magbilang-bilang yan. Ayan. And then may weight na yan. Equals, isa-sum up nyo lang to kung ilan. So mag-weight na lang. Meron na siyang weight na ano, no, i-divide siya, di ba? Itong formula na to. Division lang to, eh, 6. Kung ilan man ang ano dito, no? And then dapat is 1 ito. No? 1. So ganun din yung katulad, di ba, sa EF. No? So nagpa-plot din tayo. So sa CPM, ayan, ito na yung magiging itsura niya doon sa dulo. You have the critical success factors,
Yan. And then you have the weight na nanggaling doon sa CPM ito, naka-transfer lang din siya. No? Dini. Then, ito yung school ko. Ito yung mga competitors niya. Tatlo yung nilagay ko eh. Pero sa as assignment ninyo, dalawa lang. No? Huwag natin karamihan. Baka lalo kayong mawindang. So dito, ito yung aking school. Ito yung kanyang mga competitors. So, here, nag-rate lang ako ng 3 when it comes to the improved academic performance kasi magaling naman din sila, no? Yung kalaban nilang CDC, dun sa CVSU 3 din, yung Hillcrest 3 din, yung Royal Palm Academy is 3 din. Kasi para magkakaparehas lang naman yung ano nila. When it comes to increased use of quality data to drive, blah, blah, blah. 2 nilagay ko dito eh, medyo ano sila, no? Poor sila dito, average sila. Yung kanilang ano, yung kanilang strength nila. And dito medyo mataas yung ibang schools, no, kasi medyo maganda yung quality ng data nila, may mga sistema silang pina-follow. Increased leadership effectiveness, ito talagang sumadsad talaga dito, nilagay ko talaga ng 1 kasi hindi talaga siya na-manage ng maganda, no? 3 itong isa, CDC, kasi ito yung sa CVSU na talagang kilala ko rin naman. At siyempre, nasa CDC, ano, nakikita mo naman, naririnig mo yung feedback. Ito kasi, naririnig ko rin itong Royal Palm Academy. Magaling din ta, British school to eh, no? So, 3 yung nilagay ko. Increased learning time. Dito, 4. Superior sila dito kasi magaling din sila mag-manage ng mga time ng mga estudyante, natututo din ng maingi, no? So yan, nilagay ko rin dito. Meron akong pinagbasihan dito, bakit 4 eh. Nandun yun sa aking ano, sa explanation ko doon sa aking SWOT paper, sa aking STRAMA paper, no? Kasi ano man ang ma-generate nyo dito na result, yan ay pinapaliwanag. Ina-explain yan doon sa SWOT, sa inyong ano, doon sa STRAMA paper ninyo, doon sa part na yun, no, sa competitive profile matrix under external, no? And you have here increased parent community involvement. So, yan, parang parehas na sila lahat. Improved school climate, ito naman medyo dinos ko sila. Oh. Kasi nga, hindi masyadong maganda yung school. Ito naman kasi magaganda yung mga school na to, no? Lalo na ito. Kasi ito ay British school to eh. Maganda yung building nila and yung system nila, no. Increased teacher quality, maganda naman yung quality ng teachers nila kasi hands-on talaga sila, no. Yan, ito din Royal Palm. So, overall, nung naka-weighted score na yan, medyo kulelat talaga din sila nung lumabas, no. Ito yung nag-superior yung Royal Palm Academy, then parang tabla yung nangyari dun sa dalawang school at siya yung kulelat na lumabas. So, i-discuss nyo rin yan based on sa results na nakuha ninyo. So, pag naglagay kayo ng rating naman, that is subjective, pero dapat is meron din kayong basis why the rating 3, 2, 1, 4, kung ano man ang ilalagay ninyo. Kasi that would be part also of your explanation doon sa paper, no? So, ganun lang siya yung magiging ano ng competitive profile matrix. So, dito, I will have to share a screen again. Okay, nasaan ba yung inyong magiging ano? So, magiging ano noon is, ganun din ang gagawin, ano? Yung, ganito rin siya ang gagawin. So, meron na naman itong naka-provide sa inyo na activity for this one na gagawin ninyo. So, that would also be part under external. At may doon sa ano, doon sa LMS naman, isalalagay ko rin yung date. Okay? So, that would be for the CPM, no? A competitive profile matrix.